Halos maganda mas ano malaki po at mas mabigat po atin. Ngayon, may malit na lahat. Salit mo sarili mo sa lahat. Hindi naman kailangan kung ano yung binuot na mabigat. Kunyari, binuot ko mabigat. Kailangan yun yung gagawin mo. Kailangan kung ano yung mabigat sa'yo, yun yung kuwalin mo. Tapos every balik mo, patry mo i-beat. Kahit na 0.5, kahit na 5 pounds, kahit 2.5 pounds, basta nag-i-increase. Kailangan mas mabigat. Pero hindi kailangan lahat ng exercises. Basta may isang exercise ka doon na mas binigatan mo. Mag-grow ka. Hoy sa mga kasayan, welcome back sa channel natin. So, medyo magiging kakaiba tong ano natin, gym tayo na tong gagawin natin. Puntahan ko lang yung pinakaunang gym na natapakan ko talaga. Ay mismo kung saan ako unang nag-workout. So, tito ko yung kasama ko doon. Kwento ko lang, dito rin naman malapit sa area namin, pero yun, papakita ko lang muna sa inyo Masculados. Pero hindi yan diyan. Kamis din yung Masculados. Soon babalik tayo diyan sa Masculados. Ang tao, di ba? Tapos yun nga, dito ko yung kasama ko doon, tsaka si Coach R. Parang ano yun, anong year ba yun? 2009, year 2009. Imagine nyo, ilang years na yun nakaraan. Ano na, iba na may-ari nun ngayon, tapos medyo iba na yung setup. Pero same place pa rin, so medyo ganun pa rin yung vibe. So, dadalawin natin yun. Buha tayo dun. And then, ang maganda sa video na gagawin natin today, gagawin ko kung paano yung workout ko nung pinakaunang beses ako tumapak sa gym. Diba? So, matutunan nyo kung tama ba or mali ba yung ginawa ko. So, as a beginner, yan, makaka-relate kayo dito. So, puntahan lang natin itong gym, then makikita tayo din mamaya. Bago pala lahat, kasama ko si Rap, so siya yung magiging shooter natin ngayon. Tapos siyempre, kapatid ni Warren, Richmond. Ikaw si ano, Tak Warrens. Tak. Ano si Warren, si Etnev, so siya si Tak Warrens, okay? Kasi mas matanda siya eh. Kaya mag-isip na lang kayo ng itatawag kay Richmond, di ba? So yun, magkita tayo sa gym. Then, exciting. Oh, so mga kasayan, yun lang problema dito. Dati, hirap mag-park dito dahil dami nagpa-park. Pero ngayon, hindi kasya yung sasakyan natin dito mag-park. Lawit. Pero buti na lang pag-ilid. Let's go. Baka magsara na eh. Dito yun, alala ko pa, bumibili pa kami ng extra just doon sa may tindahan doon. Oh. So yun na mga kasayan, dito na tayo ngayon. So, may House of Pain, iba na yung pangalan ng gym. Reminiscent tayo kasi dati itong area na to. Ano to, may manukan dyan. Tapos dito, naso. Tapos sa loob pa nun, merong aquarium eh. Tapos parang yun yung room ni Kuya Ping. So yung tito ko nagdala sa akin dito. Tapos parang 17 years old. Parang solid kasi nakabalik tayo. Tapos pinigyan nila tayo ng chance na para mag-vlog dito. Tapos nakakaya kasi kinat nila yung music para lang sa atin. Kaya nagtitinginan na sila. So magiging attraction ngayon sila Richmond dito. Kasi magbubuhat din si Richmond tsaka si Rap. Bubuhat ka ba, Rap? So ako lang pala magbubuhat. Tapos yun, makapag-usap lang tayo sa mga tao dito. Then mag-reminisce lang tayo kung ano yung mga nangyari dati. Okay? So yun. Sana nga nandito pa si, ano, si Kuya Ping o kaya si, ano, si Tito ko para kasabay ko sana dito magbuhat, di ba? Tapos yun. Pero sige, tara, pass mo tayo. Okay, so, naalala ko talaga ng 2009, syempre. Gawin natin kung ano talaga yung usual na ginagawa sa gym. So, syempre, maglalagay tayo ng pangalan natin dito. So, dito, si Sir J yung ano. Okay? Tapos, syempre, shoutout kay Sir J kasi pinayagin niya tayo yung off yung music para ma-upload natin itong video na ito at may mapanood nyo. Tapos, magkano na yung sa ano kaya, session? 30. 30 lang session. Okay, so, grabe, diba? Isipin nyo. 30 lang, tapos sobrang ganda ng ambience, ganda ng environment, ganda ng mga, kumbaga, parang mabibis mode ka sa mga kasama mo sa gym. So yan, ha. Ngayon, papakita ko lang sa inyo paano tayo mag-buhat dati nung unang beses tayo mag-gym, di ba? Wow, kasi dati, di ba, nakikita nyo, sobrang dami ng machines dito, sobrang dami ng mga, lahat ginagawa ko yan. Kaya, panoorin nyo itong video na ito, okay? Habang nagpre-prepare tayo, kwento ko lang din, ha. Itong punching bag na to, hindi na yan yung punching bag dati, pero dito rin yung era ng punching bag. Tapos first ever peak ko, long hair pa ako nun. Kasi syempre uso dating emo nun. Parang dito ata ako nagpicture nun eh, nakahubad. Tsaka si Art, dalawa kami. Kaya sayang kasi hindi ko mahanap dun sa ano, sa Facebook. Facebook na ata? Or Friendster pa? Di ko mahanap. Ibuhat na tayo.
medyo ano lang, palaw natin, medyo peak hours. Kaya marami nang bubuhat ngayon, di ba? Sana mag-enjoy kayo sa video na to, ha? Ano pangalan mo, bro? Quintin. Quintin? Quintin. Quintin. So, namit ko lang dito, ha? 16 years old pa lang si Quintin. Alam mo, nagsimula ako dito, 17 years old. Dito. Oh, dito rin, dito rin. Sana, ano, after ilang years, ha, makapagpunan ko rin. Ilang, ano, ilang buwan ka nang buwan? 1 month. Ah, 1 month pa lang? Bago pa lang. Sino nag-invite sa'yo? Papa ko po. Ah, papa mo? Ayos, ayos. Ganon din yung story ko nun, pero tito ko kasama ko. Sana, sana magtuloy-tuloy yan, Quintin, ha? Okay, so mga kasayan, ito na. Magsimula na tayo ng workout, pero syempre, warm up muna. So ito yung una ko natutunan sa tito ko. Shoutout sa'yo, Uncle Alan. Sana mapanood mo to. So ito yung ginagamit namin, warm up lagi, ever since. Actually, pag sa Bakal Gym kayo, malamang familiar kayo sa ganito. So, gagamitin natin to pang warm up. Naalala ko tuloy yung ano, yung dati. Paborito ko tong pang warm up dati. Kasi mahilig ako mag ano eh, patunog ng bewang. So tumutunog talaga, kaya okay. Tapos, ganito yung ginagawa ko dati sa shoulders na warm-up. Gagawin natin ngayon, lahat ng ginagawa natin before, uulitin natin ngayon, okay? Kahit na hindi ko na siya ina-advise, gagawin lang natin para lang maramdaman ko lang yung dating ginagawa. Medyo magulo ata buo. Okay, so yun nga, nambagon pa lang tayo. Sabi ko sa inyo, lahat ng exercises ginagawa natin basta may machine. Dati kasi, nung bagoon pa lang ako, naniniwala na talaga ako na hindi mo kailangan sobrang mabigat. Kailangan mo na mabigat, pero huwag yung sa point na mas-sacrifice yung form. Same mindset, mas pinaganda lang yung technique, mas pinaganda lang yung form. Balikan natin yung exercise ginagawa natin dati. So magsimula tayo sa incline press. So since chest day tayo ngayon, magaan lang. Then tignan natin kung hanggang saan kakayanin natin. Kasabay ko pala si ano, si Tawans. Warm up set tayo. Living a life too quick, right around. Kahit warm up set, pag magaan, isipin nyo mabigat. Pag mabigat na, isipin nyo magaan. So, ganun lang yung technique doon, okay? Okay, working set, Richmond. Kanye, hitters in my contact. Living a life too quick, right around my new shit. So, pinakaiba lang ngayon, ha? Siyempre. Nagsimula tayo sa Bakal Gym. Bawal dito yung bawal dito yung tatanggalin niyo yung isang side tapos iiwan yung kabila. Kasi hindi tayo naka Olympic bar dito. Pag tinanggal niyo yung isang side, iiwan niyo yung kabila. Baka baka sabog ng uso nung ano. Slow up, I don't know you. Hey, I got my dough up, I can't slow up. Thought I... May ipit pa tayo. See my fago, wonder where my day go. Nakamiss lang dito kasi yung ano, yung bakal. Pag nilalagay mo, tumutunog. Tapos magpapaspat lang tayo kay Rep kasi kanina, muntik na akong maipit. Refill, hit a whip that come back. Now shorty feel like Z-Quill. Zipping up my Y3, zipping up my OG. Niggas won't stand by me, then act like they know. Okay, so second exercise natin, flat bench. Sobrang dami pa natin gagawin. So ganito yung ginagawa ko dati nung unang year ko. Okay? Around my new shit, eliminate my Kanye. Hit us in my contact, live it up. Pala madalas pala, pag mga unang year, medyo nasasanay tayo ng sobrang wide grip. Dahil din kung paano yung rack ng mga machine. Ay, ng mga ano. Kung makikita nyo yung bench. Kasi pag sa medyo, gaya nung sa squad rack natin, ang layo na nung rack ng bar. So, ma-adjust nyo talaga. Kaya dati pala, nasasanay tayo ng wide grip. Kasi, pag dinaro natin, may ipit tayo. Ganun yung na-experience ko ngayon. So, tatry rin ulit natin mag-wide grip, okay? Pero, hindi lahat ng gagawin ko ngayon, ibig sabihin yun yung the best, okay? So, in-explain ko naman sa inyo, mas better pa rin yun. Better pa rin yung medyo narrow kaysa sa wide. Kasi mas mag-work yung shoulders natin sa sobrang wide, okay? Dito ko lagi dati nagpapahangin. Na
Lamig, di ba? Kaya na ganyan yung view dito. Pero hindi ibig sabihin mataas na ganito ka. Mataas din pa rin. Pero mataas. Huwag yung sobrang baba dito. Mas maganda, mas malakas mo. Mas mapigat mo. Lahat. Challenge mo sarili mo sa lahat. Hindi naman kailangan kung ano yung binuot na mabigat. Kunyari, binuot ko mabigat. Kailangan yun yung gagawin mo. Kailangan kung ano yung mabigat sa'yo, yun yung kuwalin mo. Tapos every balik mo, katry mo ibig. Kahit na 0.5, kahit na 5 pounds, kahit 2.5 pounds, basta nag-i-increase. Kailangan mas mabigat. Pero hindi kailangan lahat ng exercises. Basta may isang exercise ka doon na mas binigatan mo. Mag-grow ka. Siyempre kailangan pagkain. Ha? Kailangan pagkain. Kasi hindi yun mag-grow pag walang pagkain. Ay, ingat po sir. Okay. So ganoon pala sa Baka Gym ha. Tandaan nyo, pag sa Baka Gym, lahat yan nagpapaalam. Ako dati ha, pag nung nagsimula ako dito, 2009, kung sino yung mga nasa gym, lahat yan, magpapaalam ako dyan. Sobrang ano, sorry. Sayang wala na akong nakitang dating mukha na nag-gym na dito eh. Ibig sabihin, mga ano na kami nun, old school. So ako yung bata nun, tapos mga old school dyan. Tara, buhating ko na to. Ay, may mahirap doon. Kailangan ko kontrolin. Delegado. Pero dapat marunong na rin kayo mag-ipat. Like ang girl tumawa. Kasi minsan pag nilipatan mo, akala mo kaya ka pa. Sabay biglang pag bumaba yun, kailangan ready ka talaga. Kasi pag ganito mas wala kang pwede. Minsan kasi mas mapilayan mo kayo. Pag ano? Pag maliwa ako kung sa spot mo. Pag ikaw? Oo, tsaka ikaw. Pero ganda niyan kasi dalawa kayo. Ilan taon na ba kayo? Ay, hindi. Bata, no? Ganyan din ako dati. Ay, sige! Tagdagan natin. Umaya na ito. Kaya naman. Hindi, wala naman sa bigat yan eh. Sarap sana mag-box out dito, natatakot lang pagbalik eh. Pag sa ano talaga, Baka Gym, parang ang ganda ng pump ko lagi. Sa labin madalas sa ano, Baka Gym, ang ganda talaga. Parang ano, lumalaki ka. Oo, oh, lumalaki. Mga 1.5. Oop, tira mo. Papakita ko sa inyo kung bakit di tayo maka-all out mga kasayan. Kasi ang lapit oh. Kunti ano ko lang dito, yari tayo dito. Diba? Kaya safety first muna tayo. Pero buti na dyan si Rafro. Second exercise pa lang. Tingnan niyo kung gaano tayo ka-overtrain dati kasi sobrang dami pang kasunod nito. Siyempre, pag ano kayo, pag-uwan tayo, kahit anong gawin niyo 'yan, kasi isipin niyo from no gym, from no weight training, tapos biglang mag-weight training kayo. Siyempre, kahit na medyo overtrain kayo, mag-ano pa rin kayo, mag-progress pa rin kayo, okay? Pero kung gusto niyo talaga ng best result, dapat alamin niyo 'yung program niyo. Huwag sumobra, huwag lahat ng equipment sa gym, try niyo 'wag ganoon. Hindi yan paramihan, tandaan niyo, di paramihan. Hindi lang kayo first a certain muscle, like for example, chest. Pag nag-bar na kayo, most likely hindi nyo na kailangan mag-umbels pa. Pili lang kayo, then boost nyo lahat dun. Dapat yun. Pero ngayon, hindi natin gagawin yun, okay? Gagawin natin kung ano yung ginagawa. Para ma-feel lang natin yung vibe dati. Okay? Told you if it's all me, everything is on me, going back it up. Matter what? Told you I'ma do me, why you hating on me? It's not adding up. Do roll like a Mack truck. Country heart, I'ma cop a farm and go act up. Lot of scars, I was cold hearted, now I'm back up. Keep it real, I do this once a month. I don't rap much, I just take the money and go stack up. Nakita nyo yun kung gano'ng sobrang palapit. Kaya nung babalik ko na, ginaganon ko na yung kamay ko. Kaya ano talaga, pagbaka gym talaga mga solid lifter talaga yan. Doubled up on the workload, I think I fell in love with the beat. Kita nyo yung squats na yun. As to grass, grabe. Si ano yun? Brother Quintin, grabe, sobrang solid. Abangan ko to si Brother Quintin. Kaya kung kaidara nyo si Brother Quintin, sana na-inspire kayo dun. Kala ko naka-waking si Idol eh. Yung shaker niya kanina eh. Natuwa na sana ako eh, bibigyan ko na sana ng isang way eh. Yun. Ayan. De, joke lang. De, shoutout ano ah, Boss Nigel. Yung shaker. Plano kasi yung dahil magiging kayo shaker. Next time nabalik ko. Sige, Idol. Tsaka, anong pakaramdam mo, ano, sir, na ano? Ikaw yung pinakamalaki sa gym. Parang, mas nakakahiya sa akin.
Parang nahihiya ka, di ba? Parang nahihiya lang ako. Kasi parang titingnan ka, gano'n. Nakakailang kasi pag tinagtitingin lang ako, tapos nagbubuhat. Bubuhat ako. Tapos nakikita na lang, bigat yung binubuhat mo. Nahihiya lang lang. Pero anong ano mo, parang ma-advise mo, kunyari, may nanonood sa'yo na beginner, payat, tapos nakita ka malaki katawan. Anong tingin mong number one advice sa akin? Number one advice? Pag nakita ka niya. Number one advice ko lang is, huwag madali mabuhatin agad yung mabigat na binubuhat ko. Yun! Nakita nyo, sobrang solid, di ba? Kita nyo, nanggaling din kay brother. Kita nyo, wala sa bigat yan. Basta yung pinakamabigat nyo, yun bubuhatin nyo. At magiging ganito na rin kayo kalaki balang araw. Pero ano ang dati kasi, yung baguhan pa rin ako. Pag nakakakita talaga ako ng malaki. Alam mo, yung titignan mo talaga, di ba? Ito nga, nakita nyo. Hindi, maliit lang tayo ngayon, maliit lang tayo. Pero dati kasi, nung pumasok dati dito si, ano, si Kuya Mac. Kuya Mac-Mac. Kuya Job, yan, sobrang ano yan, solid yan. Nung pumasok dati yun dito, nabilib ako. Huwag niyong isipin na pag yung kapwa nag-gym nyo, malaki. Huwag niyong isipin agad na mayabang o bigat binubuhat. Kasi kailangan nilang gawin talaga yun. So tandaan nyo, lahat tayo, payat tayo, mabigat tayo, malaki tayo o hindi. Kahit anong edad natin, kailangan natin buhatin mabigat. Kaya huwag niyong isipin na mayabang sila, okay? Basta, balang araw, maabot nyo rin yung mabigat para sa inyo. Pero kasi yung kay brother, sobrang bigat kasi. Hindi, Oy. Nakita ko kanina eh, grabe magbuhat eh. Kaya na timbang mo ngayon? Nasa 103 ata ako ngayon. Ah, ngayon? So, bulking ako. Yan, tama na. 22. 22? Grabe mga ano ngayon, mga bata ngayon, grabe. Plano mo rin mag-ano? Compete. 22 years old, grabe. Kuya pala ako neto, master. Oo, grabe. Ang motivation nga ako. Hindi, grabe. Pero salamat. Mamaya, pigaan tayo. Yan si Brother Irvin sa House of Pain. Gusto niyo makita ng ganito kasi palaking size. Na nakita ko approachable si Brother Irvin. Siya yung unang lumapit sa akin, ha? Isipin niyo na. Siya yung pinakamalaki sa gym, tapos siya pa yung pinakaunang lumapit sa atin. Humble lang tayo. Ganito na yung dumbbells niyo. Pag ibabalik niyo, huwag niyo na babalik dito kasi ito, meron ganito. Okay? Pero dati kasi hindi ko pa naman binubuhat. Kaya ngayon ko lang ma-advise. Okay, so alam niyo mga kasaya, ito yung paborito ko dati exercise. Kasi dito yung parang feeling ko sobrang lakas ko. Kasi yung decline yung pinakamadali sa lahat ng press. Okay? Pero pag medyo hindi pa kayo familiar sa exercise, medyo magiging mahirap siya. Pero pag once na naging familiar na kayo, ito yung pinaka mas makaka-max out ko in terms of bigat. Kasi ito yung pinakamadali, okay? Problema lang dito, yung dugo sa ulo. Pag sobrang tagal ng set mo. Dati nga, ginagawa ko pa. Pagkatapos mag-bench press, mag-abs. Ano mga kasaya, kung may nakita kasi kayo na parang may maling ginagawa na form, medyo pinapakiramdaman ko rin yung tao. Kasi ang goal lang natin, tulungan sila na matama yung form. Pero syempre may mga tao kasi na parang kung ano yung tama sa kanila, yun na yung isipin nilang tama. So tingin ko pagka ganun, kailangan muna natin pakiramdaman, tapos kung medyo hindi naman nakapag-interact sa atin, hindi ko na masyadong pinapakiramdaman. Pero pag once na kinausap ako yan, kahit lahat pa nang natutunan natin, share natin. Kaya kay Brother Kintin, pag ako inad nito sa Facebook, tutulungan ko lumaki to. Ganun. Hindi, pwede ko. Hindi. Abangan nyo to. Kasi sa gym kasi may mga ano yan, grupo ng big boys. Yan, grupo ng mga beginner. Dati ng grupo namin ni R, beginner. Lahat, iba-ibang grupo. Kagaya nila brother, galing pata sa work, tapos diretso gym. Diba? Sobrang solid talaga. Tayo ngayon, ang tawag sa atin, grupo ng Epal. Tayo yung Epal ngayon sa gym nila. Kumbaga, siyempre, first gym ko rin naman ito. Nakakatuwa rin na nakatapak na ulit tayo dito. Tapos, nakita natin, makabago na yung mukha. Hindi lang tayo masyadong makasingit, kasi sobrang dami talaga ng tao. Pero yung tunog ng bakal, di ba? Gaganaan ka talaga, no? Oo, gaganaan ka talaga. Iba talaga. Ayang, naka-get wasted si bro. Bibigyan ko sana ng way. Unas! Pala, dinala ko yung way. Sayang, oh. Yeah, I'm all in. Brody on the line, I'm tapping in. Got out here pulling the strings for me. A girl on the line, she feeling me. Preoccupied by the motivation. Put in the time, pay the entry fee. Bro on the rise, yeah, he kinda nice. Inside of my mind, no one thrills me. Lately, life has been gorgeous. Wake up the clear, my eyes hit record. Praise up to God, I ain't chasing no b. Swinging the mist, got me hitting these licks. I get the orders, don't get it distorted. Disconnected, I be coreless, I be cordial, I been exploring. I got a whole lot, but somehow I want more of it. Yeah, I wanna. Tapos dati, wala pang ang pre-workout namin nun. Tara Diyos, tsaka Cobra. Tapos bibili ako ng Cloud 9 dyan. Oh, real talk yun, kaya.
Bibili ako ng Cloud 9 dyan. Pag nahihilo na ako, bababa muna ako, bibili akong Cloud 9. Tapos pag uwi, magpapalibre kay Uncle Alan ng nilagang bala. My house got a beach. All it is done with the speech. Fill in my pockets for now, but later I want the peace. Okay, so yun lang, mag-ingat lang kayo kasi siyempre, pag naiwan ko kagaya niya, kumuha lang ng plato si Sir, tapos nakuha ko, magugulat siya. Wala na pala yung plato, diba? Pero normal na nangyayari yan. Buti na lang, sinabi ni Kuya. Kasi baka may mainis na rin. Hindi, normal naman mangyayari yan. Ang sigurado sa pampalaki, ibalik niyo ang plate si. Share lang natin sa vlog kasi narinig ko si brother. Ginanong niya kung ginanong niya, no? Mutant water. So, tapos sabi niya mutant water. Sobra, mas solid pa sa weight. Oo. Pero kung talagang naka-waiting sana, ano? Waiting number one. Pwede bang umuwi muna? Palit lang ako ng tumbler. Hindi, babalik ako dito. Promise, magdadala ako. Si brother, naka... Toot! Sayang eh. Lalo na pag hindi ko kasama yung tito ko. Pag kami-kami lang ng pinsan ko. Lahat ng pwedeng gawin, gagawin namin. Lahat ng meron sa chest, gagawin namin yan. Ganun yung, kaya ganun yung vlog namin. Parang experience lang ulit ng anak. Yung parang nung baguhan ako. Pero effective pa rin yun. Kasi syempre, baguhan eh. Pagkabaguhan ka kasi kahit ang exercise gawin mo, effective talaga yun. Kailangan pa rin ba na lahat ng machine natin? Pag bench press ka na. Pag the dumbbell press ka. Hindi na. Same ano lang yun naman yun eh. Same na muscle lang ang pinapagana mo. Yung pinagkaiba lang, yung isa compound, tapos yung isa medyo isolated talaga. Pero most likely, same muscle lang siya, mas maganda kung i-workout mo na lang sa ibang. Gagawin mo, bawasan mo yung exercise, dagdagan mo na lang volume sa pamagitan ng sets or sa taas mo ng intensity sa pamagitan ng weight. Diba? Kasi mapapansin mo pag gumawa ka ng mga 9 exercises or 8 sa chest. Pansin mo sa mga bandang huli, parang wala na lang, di ba? Basta magalaw mo na lang eh. So nawawala na rin ang sense. Bago kumasok ng gym, set mo, 5 exercises lang ako. So alam mo konti lang, di ba? Ngayon, i-all out mo lahat yun. Kasi pag pumasok tayo ng gym, isipin natin, ang dami kong gagawin, 8. Minsan parang inaano mo po eh. Imbis na magmamax out ka na sa bench press, ay marami pa akong gagawin. O nagre-reserve ka kasi gusto mo matapos lahat. Exercise suggest ang dapat hindi siya mawala. Ang hindi dapat mawala. So, sa odorous naman, side races. Kahit walang press yan, okay lang. Basta yung side races, di mawawala. Tsaka rear delts. Oo nga, medyo mahirap palabasin yung ano. Rear delts kasi madalas na lahat ng muscle na hindi mo nakikita sa salamin, automatic yan, parang normal na isip ng tao. Ay, hindi ko kasi nakikita eh. Parang hindi ka ginaganaan workout. Eh kasi yung chest, kitang-kita mo. Bicep, kita mo kung sumagalit ka. Kaya minsan tinatamad yung mga tao mag-rear delts. Kasi natin nagpapa-3D sa shoulders. 3D? Oo, rear delts. Para bilog. Exercise sa ano? Rear delts. Boots sa... Fly talaga, dumbbell. Oo, oh, tapos yung rope. Pero ang hila natin dapat, hindi pa ganito. Paganto. Nakikita mo to? Yun. Hindi ganito. Kasi gagana yung may bandang back muscle. Pag pa ganyan, eh. Kaya dapat pataas. Pataas. Then contract. Then pataas. Pwede ba ipagsabay yung bicep at saka tricep? Oo, pwede. Arms? Dati eh, akala ko rin hindi eh, pero pwede yun. Hindi totoo yun yung magkakatakan. Ako, meron akong arms day talaga eh. Pero pag beginner, mas maganda pa rin yung small muscle na kasama dun sa big muscles. Anytime of the day. Ang creatine, hindi yan parang pre-workout na pag sinitinake mo, bigla kang lalakas. Hindi ganun. Kailangan mo i-build up sa katawan mo. So, nandun lagi. Okay lang may kahan. Okay lang, basta parang ang pangat ng pakaramdam yun. Di ba pag-agis mo? Pero okay lang yun. Okay lang yun. Mga kasayang, tapos na tayo mag-workout dito sa House of Pain. Tapos syempre, shoutout sa mga nakasabay natin dito. Tsaka sa may-ari, tsaka syempre, coach nila dito. Dahil binigyan nila tayo yung chance makapagbuhat dito. At may experience ulit yung unang pinag-gyman natin. So, higa lang tayo ng konti. Kasi yun yung talagang gusto natin. Every gym tayo. Kung papayagan tayong pumiga, pa-posing tayo, okay? So, let's go. I ran up a check, I might do it again. Enemies close, have me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many years, I'm just waiting for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once, I do it again. Add it up, add it up. Bankroll, bankroll. Euro, euro. Peso, peso. Add it up, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up, add it up. Bankroll, bankroll, euro, euro, peso, peso, add it up. I'm just doing me, everything is on. Okay, so bibigyan natin ang chance si Brother Irwin. Mag-posing dito. Ano kasi, bulking face kasi ngayon si Brother Irwin, kaya size gaming siya ngayon. Tapos next naman daw si Kuya. Ito talaga. Ito talaga, veterano. Ay, siya. Hey!
racked up. Lot of scars, I was cold hearted, now I'm back up. Keep it real, I do this once a month, I don't rap much. I just take the money and go stack up. Only buying Carhartt, car cards, they get tatted up. All that other bull, it don't matter much. You only climb me, I put the ladders up. No fault, I done doubled up on the workload. I think I fell in love with the bankroll. Pray up, get money, then we lay low. Ganun dapat, humble pero confident, di ba? So, dalawang magkaibang bagay yan. Hey, brother, I'm just doing me, everything is on me, no matter what. Pero bago yung lahat, dikit muna natin yung mga plates, okay? Tandaan nyo, pinaka nakakalaki, nililikwit nyo yung plato. Let's go. No matter what. Sana everyday nilang ginagawa to. Told you I'ma do me, why you hating on me? It's not adding up. So mga kasayan, dito na tagang nagtatapos. Shoutout sa House of Pain. Kung gusto nyo dumalaw dito sa May Pag-asa, Road 8. Okay, so sobrang solid. Napakaganda ng vlog na to. Sana napanood nyo. So yun lang, stay hungry, stay humble, tsaka syempre stay happy. God bless sa inyo lahat. Kasayan out.